Ihanda na ang inyong paint rollers at ang pintura. Diyos Marina Aldao, sendo mga ka-backyard. Welcome back to another episode of Bicol Backyard Aquaria. So, gawin natin produktibo ang araw na ito. So, ngayon, ang gagawin po natin ay lalagyan na natin ang ating background, yung ating mga aquarium. Okay? So, nakapag-desisyon ako na lalagyan ko na lamang po ng pintura, yung likod. Okay? So, tipid lang siya. Affordable, tipid, okay? And very convenient yung ating gagawin na ito. So, samahan niyo po ako. So, ano po ang ating mga kailangan sa ating gagawin? So, kailangan po natin ng quick dry enamel. So, bakit po enamel? So, well, nagtanong-tanong po ako sa mga paint center. So, akala ko nga po ay pwedeng gamitin yung latex, which is, ang latex po kasi ay water-based. At siya rin po yung pinipintura natin sa ating mga walls, cemented walls. Pero, according sa kanila, mas mainam po pala yung ating enamel or meron po talagang tinatawag na glass paint. Pwede po talaga yun yung ating gamitin. Pero unfortunately, walang available sa ating paint center na malapit dito. So, binigyan na lang mang po ako ng sky blue enamel. Okay? So, meron tayong dalawa. Ito. And at the same time, para mas mapadali po yung ating pagpintura, kailangan po natin ng roller. Okay? So, this one, mabibili lamang po ito ng 45. Okay? Pesos. And itong dalawa na to ay 160 pesos. And at the same time, since meron pa akong extra na sa roller paint, bumili rin ako ng isa pang ganito. So, this is only for 35 pesos. So, yan po mga kabakyard. No? So, very affordable lamang po yung project natin na to na sa background. So, ilalagay lang natin dito. Ayan. So, mamaya, tutulungan tayo ni Priya na nasa likod. Ayan. So, ayan. Okay? So, ito lamang po, dalawang roller, pintura, which is enamel, and also, meron din tayong brush, pero hindi naman natin siguro ito magagamit. Okay? And at the same time, kailangan din natin ng pan. Okay? So, dito natin ilalagay yung ating paint para mamaya. And, kailangan din natin ng pamuna, syempre. Alright? So, bubuksan lang po natin mga kabakyard, no? So, yung ating pintura. Okay. So, yan. Tapos, imimix lang natin, okay? Para sumama, okay? Yung ating paint. Ito na lang gamitin natin. Okay. So, haluin lang muna natin ng matagal to mga kabakyard para maganda yung paint. Okay. So, dalawa kasi yung pagpinagpipilian doon mga kabakyard, yung sky blue at yung royal blue. Eh, yung royal blue masyado ng dark. Okay. So, ayaw ko naman noon. Okay. So, ito na lang yung aking pinili, yung sky blue, right? Ayan. So, this is also glossy type. Okay? Glossy kasi merong isang pintura na flat. So, this one is glossy. Okay? Ibig sabihin ng glossy mga kabakyard, makintab. Ayan. So, medyo sumasama na yung ating pintura. Okay? Tingnan natin kung medyo ano kaya ang maganda dito. No? Makakubos kaya niya yung... Okay. So, tansya ko mga kabakyard, magdadalawang coating tayo nito sa lahat ng ating mga aquarium. Haluin lang natin ng mabuti. Halo, halo, halo. Okay? So, meron niyang nagsuggest sa inyo mga kabakyard eh.
Kung pwede daw pink. Okay. Siguro pwede naman, no? Depende naman din yun sa mga kung ano yung gusto natin, okay? So, sa akin kasi, mas gusto ko yung blue. Okay? Tingnan natin kung ano ang kalabasan nito. Okay? Pero, yun nga, yung sabi sa akin sa paint center na enamel ay madali lamang tong alisin, tanggalin sa salamin. Well, kahit naman yung latex, madali rin siyang tanggalin. Okay? Yan, nahalo na natin ng maigi mga kabakyard, no? So, ilalagay natin sa ating pan. Tapos, ibubuhos lang natin ng ganyan. Okay? Yan. Okay? Okay. So, make sure also na merong balot yung pagtatrabahuan nyo para hindi rin madumi, no? Okay. So, tingnan natin. Okay. So, gagamitin natin yung roller. Okay, let's see. Okay. So, tingnan natin, mga kabakyard. So, gaganyan muna natin sa paint yung ating pintura. So, para sa akin, siguro sa tingin ko mas maganda yung foam type kaysa dito sa tela. Ayan o, mas maganda siya. So, kung bibili kayo ng roller, mas maganda siguro yung foam kaysa dito sa ganitong klase. Okay? So, ito na. So, bago natin pinturahan mga kabakyard, of course, syempre, pupunasan muna natin. Okay? Yung aquarium. Para at least kahit may mga maliliit na debris, okay? Mga bumabuhangin dyan, dapat wala. Okay? So, pag napunasan na natin, ayun, ito na mga kabakyard. Pipinturahan na natin. Okay? So, make sure na sama yung pagkuha mo ng pintura. So, ito na po mga kabakyard. So, ito yung first coating. Siyempre, expect as expected natin sa first coating. Hindi pa yan medyo sasama yung tag dito, paint. Okay? Then, first coating lang naman. Pero ang sikreto dyan ay babalik-balikan mo lang. Okay? So, ganyanin mo muna siya. Okay? So, ito. So, ito muna yung ating first coating. Okay? So, yun na nga, no? Sa palagay ko, mga kabakyard, mas maganda yung roller na foam sponge kaysa dun sa isang klase na yun. Medyo malinis siya kaysa yung isa. Yan. So, syempre, ito yung first coating. So, alam naman natin, expected natin yan na hindi pa sasama dyan yung pintura. Okay? Yeah, this is the first coating. Okay? So, papatuyuin lang natin siya. And then, yun din yung gagawin natin sa iba. Okay? Then, we'll proceed to the second coating. Thank you.
mga kabakyard, no? So we're done. Tapos na natin pinturahan lahat ng ating mga aquariums. Ayan po. Pati na rin yung sa ilalim ng ating aquarium. So pininturahan natin ng kulay itim. Okay? So actually, it is a marine plywood. Tapos pininturahan na rin natin ng kulay black. So ito po yung ating finished product. So bale, tatlong coating po yung ginawa natin sapagkat maraming naman yung extrang pintura. So sa katunayan, meron pang tira. So very affordable lang po ito. Actually budget friendly lang yung ginawa natin. Humigit po mo lang sa 250 pesos. Yun lang po yung ating nagastos. Okay? So dalawang pintura. And then bumili tayo ng rollers. Okay? So take note mga kabakyard, mas magandang gamitin ay yung sponge, okay, na rollers kaysa yung isa. Kasi medyo compact siya. So pag niroroll mo siya sa salamin, buo yung kanyang product. Okay? So ito po, pwede nyo tingnan sa malapitan. Yan, so ito. Okay? So mapapansin nyo, buo yung kulay niya, no? So yung unang first coating kasi ay manipis. Pangalawa, meron pang kaunti na nakikita ko. So, ginawa ko na ay tatlong layer na ng pintura. That's it mga kabakyard. So naway nakatulong po itong ating vlog for today. How to put a painted aquarium background sa ating tank setup. So hanggang dito na lamang po yung ating video for now. By the way, stay tuned po kayo sa mga iba pang video parating natin. And also I would like to express my pasasalamat sa inyo po mga kabakyard sa patuloy na pagsuporta sa munting channel po na ito. So you can like, subscribe, and share this video. So kung bago po kayo sa channel na ito, pakihit na lamang po ng subscribe button sa baba at patunugin nyo na rin po yung maliit na bell para palagi po kayo na no-notify sa mga bagong video natin. So thank you very much for watching. Once again, my name is Reno and this is Bicol Backyard Aquaria. Diyos ang magbalos.